Hello mga ka-support! For today's vlog, pag-uusapan naman natin ang nasa baba mo. Ito ay ang iyong sapatos. Sapatos, it comes in different colors, sizes, and style. May mamahalin, may mura, at meron namang hindi na makaturungan ng presyo. Sa vlog na ito, ating susubukang alamin bakit may mga taong napakahilig sa sapatos, ano-ano ang mga benepisyo nitong taglay, at bakit kailangan panatilihin itong looking good and clean. Tara, samahan niyo po ako sa ating usapang sapatos. Hello mga ka-support! Welcome back to my channel. Ito po si Big Boy Bato. At kung bago ka pala sa channel ko, nagawin ka rito sa channel ni Big Boy Bato, welcome po kayo. At syempre, inaanyayahan ko rin kayo na pakilike na lamang po ng video. Tapos, pindutin mo na rin yung subscribe button para naman na makasali ka na sa ating samahan. And syempre, favor na rin po, pakipindut na rin ang notification bell para naman updated po kayo sa mga bagong videos na parating. Yan. Salamat po. Nakita naman natin sa title, sapatos. Napakalaga sa akin yan. So, kahit saan ako mumunta, kasama ko siya. Kulang na lang, pagtulog ko, isama ko siya eh. Siya na yung katabi ko eh. Siya na lang yung talagang nakasama ko sa buhay. Kaakibat sa buhay. So, naglibot-libot ako, kinausap ko yung mga kasamahan natin sa trabaho, tapos tinanong ko sila, ano bang epekto sa kanila ng sapatos? Mahilig ba sila sa sapatos? At kung mahilig man sila, bakit? Kayo, mahilig ba kayo sa shoes? Eh ako talaga, sobrang adik na adik ako dyan. Gigil na gigil. Talagang pag nakakita ako ng sapatos, parang hinihila niya ako, parang sinasabi niya, come here. Alam mo yung mga sapatos ko, pag nakita ko pa lang yan sa display, pag nakita ko pa lang sa shoe rack, talagang halos di ako makahinga. Yakap ko ang bote ng tequila. Para sa ating unang tanong, bakit ka mahilig sa sapatos? At anong paborito ko? Eto po, pakinggan natin ang sagot nila. So, I love shoes because it gives style to my everyday outfit, especially at work. So, sometimes yung mga color or style niya, yun yung nakakapag-attract sa akin. Sobrang love na love ko po ang shoes. As of now, ang meron lang naman po ako sapatos is Nike. So, yun po yung madalas kong ginagamit. And black shoes for my work po. Usually, pang running shoes or yung mga pang Vans, mga ganun, Converse, yung mga kung saan na komportable. Also, katulad ni Boss Big Boy ba to, isa rin akong mahilig sa shoes. Especially sa trabaho ko, kailangan ko talaga kahit papaano may, kahit wala tayong pera, may pamalit naman tayo kahit papaano. Yun lang, semi-casual. Ang pinaka-favorite kong shoes ko is yung Adidas na Stan Smith, color white. Sobrang comfy lang niya and hindi siya bulky. Yun yung talagang gusto ko sa mga sapatos. Ayoko ng bulky, ayoko ng, kasi kita niyo naman yung body natin, bulky natin. So, mahilig ako sa shoes kasi gagamit ko ito sa pang-araw-araw, especially pag naglalaro akong basketball. So, mahilig ako sa shoes na Nike. Comfortable yun sa paa, tapos parang bagay sa lahat. Mahilig ako sa shoes kasi it's one of my collection. Pinaka-paborito ko yung rubber shoes na puti kasi bumabagay siya sa lahat. Especially pag naka-short or kahit anong gamit, basta puting rubber shoes. Shoes are my guilty pleasure. Since then, shoes talaga ang kinahiligan ko talagang bilhin, gastusan, at yun talaga yung nagpapasaya sa akin. Mahilig suotin. Pag pumapasok ako, meron akong favorite. Ito yung Nike SB ko. And so yan nga mga ka-support, why do people love shoes? They love shoes because of the comfort. And at the same time, they love shoes because of the style. Yung itsura ng sapatos, yung colorway. Yan, katulad ko, kasi laki lang ako ng gasol. Medyo maliit ako. Gustong-gusto ko sinusuot to talaga kasi nagdadagdag siya ng height sa akin. We wear shoes because of the functionality.
Not just because stylish yung itsura niya, di ba? Itong leather shoes na to, itong Cole Haan ko na to. Gustong-gusto ko ng Cole Haan because napakalambot and stylish. Kahit 8 oras, 10 oras mo nang suot, eh talagang hindi sasakit yung paa mo. Hindi ka niya sasaktan. Iingatan ka niya. Ako kasi, I have 18 shoes right now. Yun yung mga shoes ko. And lahat yan active. Every day, nagpapalit ako ng shoes. Yan, palitan yan. Although, dapat naman talaga isa lang sapatos natin kasi hindi naman tayo pusit, di ba? Pero yun, I have 18 shoes. Eto kayo mga kaibigan natin, ilan kaya ang shoes nila at bakit sila nangungulekta kung nangungulekta man sila. So, let's watch this! Dami na sir eh. Kasi talagang kada sahod ko, nagtatabi ko ng pera para makabili. Siyempre, tawag doon, marami tayong iba't ibang kulay ng long sleeve. Siyempre, dapat kahit papano, iba't ibang kulay din ng shoes meron tayo. I think more than 20. Yung Nike ko na rubber shoes is I have 5. Ano yung total collection? Total sir, mga 7. Siguro, 8 gano'n. So, pero pinakamadalas na ginagamit ko talaga doon is yung Stan Smith ko. Sumunod doon yung New Balance ko na sobrang comfy lang din. Mahilig ako kasi yung ayoko nang pinapaltos ako, ayoko nang nasasaktan ako. Yun lang. Question number 2, ilan na ba ang sapatos mo? Sabi nga nila is the reason why you need to have more than probably 5 shoes is because para may kapalitan daw yung ginagamit mo. Kasi para sa akin is, in my own opinion, ang pagkakaroon ng maraming sapatos is hindi para magyabang. Para pag marami kang sapatos, maraming kapalitan, hindi agad nabubugbog yung sapatos mo. Kasi pag araw-araw mong ginagamit yan, napapagod din yan eh. Nasasaktan din ang sapatos kung hindi nyo lang alam. And at the same time, syempre, katulad sa atin, if you are working, syempre dapat iba-iba rin, binabagay mo dapat yung sapatos mo dun sa suot mo. Ang pagkakaroon ng maraming sapatos, eh syempre, yun, narinig natin, no, pinag-iipunan. Ako rin, ganun din eh. Bago ako bumili ng sapatos, hindi ko siya binibili pag sobrang yung kalalabas pa lang. Intayin mo muna after 6 months. Magsesale yan. Pangatlong tanong, paano mo naman inaalagaan ang sapatos mo? Because we should also take care of our shoes. Ako sir, pag maulan, nagchichinelas talaga ako. Siyempre, ayokong masira yung sapatos. Siyempre, unang-una, nag-i-invest tayo doon, nag-iipon tayo, tapos maulanan lang. Kung paano ko alagaan yung sarili ko, ganun ko rin alagaan yung sapatos ko. After using, syempre pinupunasan ko, and then nilalagay ko siya sa shoe rack ko, and yung as much as possible, hindi maalikabok na place sa bahay. At least once a week. Kasi kahit na sabihin mo na hindi mo siya ginagamit, or nakatabi lang, talagang nagko-collection ng mga dust. Lagi pagkatapos mo siyang gamitin, linis talaga. Kasi, kumbaga parang pag hinayaan mo kasi siya, isang dumi, hindi mo mapapansin, kakagamit mo sa kanya, dumadami yung dumi, mas lalo kong mahihirapan linisin siya. Ang sapatos ay hindi parang relasyon na kapag sawa ka na, pababayaan mo na lang. Mahal magkaroon ng sapatos, kaya mahalin mo naman yung sapatos mo. Huwag mong ipangbabiyahe. Yan, huwag mong gagamitin sa biyahe yung shoes mo. Kasi pag sa biyahe, matatapakan, syempre, mapapatakbo ka. Let's say, pag nag-commute ka, ayan, sa jeep, agawan, tumatakbo ka. So, nakukusot eh. Ako ayoko pa naman, yung nakukusot, nagkakaroon ng crease yung toe box katulad ng ito. Pero 6 years, pero kita niya naman, hindi pa ganun kakusot. Hindi ko siya hinahayaang mabasa. Pag umuulan ako, hindi ko siya gagamitin. Talagang magdadala ako ng chinelas, 'di ba? Kasi mahal yung sapatos eh. Kung mahal mo, alagaan mo. Yan ang problema sa inyo eh. Mahal mo pero pinapabayaan mo, tinatapon-tapon mo lang sa tabi. Walang ganun. Hindi ka naman inaano eh. So, take care of your shoes. If you take care of your shoes,
Alam mo yun, lagi siyang magmumukhang bago at dadalin ka sa mga lugar kung saan mo gustong pumunta. Yan, anong pinanglilinis ko? Yun, gumagamit ako nung yung Clydes, yun, non-rinse siya na formula. Nabibili yan sa Tobis. Yan, so tingnan nyo na lang dito yung ilalagay ko rito yung yan. Hindi ko siya pinopromote, no? It's not sponsored, pero yun yung ginagamit ko kasi non-rinse na siya. Idadilute mo lang sa tubig yung formula nila. Ang bango pa nun. Yun, tapos it contains natural oil that protects yung shoes. Punasan mo lang, tapos na. Hindi mo kailangan basahin yung loob, yun. And sa mga leather shoes naman, I normally use yan, Kiwi. Yun, hindi naman kailangan mahal yung panlinis. Importante is, alam mo lang, you're using the right material and you're using it after usage mo. Yan po ang pag-aalaga sa sapatos. Alagaan mo siya kasi inaalagaan ka niya, ha? Nang-aano ka eh. So, parang yun na yung kabuuan mo, sir. Ibig sabihin, malinis kang tao pag malinis yung sapatos mo. Anong dating sa mga babaeng katulad niyo kung halimbawa yung isang lalaki eh malinis or madumi yung sapatos? Pogi points ba yun? Opo. Isa po yun sa mga tinitignan ng mga babae, yung malinis na sapatos. Isang impression is malinis na lalaki. Malinis siya ang lalaki. Parang masinup siya sa bahay. Eh kapag marumi naman yung shoes niya, anong tingin niyo? Parang gugit positive na pag madumi. Sarili mo yun eh, parang pag tinignan ka, pag madumi sapatos mo, parang nagre-represent na ikaw yung tao na yun. Ako kasi personally, tumitingin ako sa sapatos eh. Una ko tinitingnan yung sapatos kung maganda, kung hindi, yun. Doon ko siya pinipin. Marumi din sa katawan yun. Ano, babawasan ng nababawasan yung dating para sa akin, sir. Kasi question number 4, mga ka-support. What is the importance of wearing clean shoes? Ano ang importansya ng pagkakaroon ng malinis na sapatos? Nag-aisa na po ang lahat. Pag malinis ang sapatos, may dating. So, huwag ka na magtaka kung ikaw ay wala pa rin nobya o nobyo, syota, jowa hanggang ngayon. Baka naman may malay sa'yo. Hindi yung mukha mo. Tingnan mo yung shoes mo. So, may impact pala. Pag madumi pala yung sapatos, eh, turn off pala sa mga chikas yan. Pag marumi pala yung sapatos mo, kahit maganda ka, eh, nakakabawas pala yan ng ganda points. Kaya huwag ka nang magtaka kung wala kang jowa ngayon. Yun, what's wrong with you? Sapatos mo tong maglinis ka. In my opinion, At narinig din natin sa mga sinabi nila, di ba? Kapag marumi ang sapatos, kahit gaano ka gwapo o kaganda ka, ang tingin sa inang tao, madungis ka. Kayo, anong-ano nyo ron? Anong opinion nyo doon? Yung suot na sapatos ay malinis pa yung paa ng manok na pinakawalan. if I'm going to tawag dito, summarize it, your shoes defines who you are. Nux! Minsan iisipin natin sapatos lang, pero ang laki pala ng ano nun, ang laki pala ng dating nun. Biruin mo, sasagutin ka na sana, tumingin lang sa paa mo. Kaya importante, alagaan natin, linisin natin yung sapatos natin kasi part na yan ng ating pagkatao. Yan. At syempre, bago ko tapusin tong vlog na to, gusto ko muna magpasalamat sa lahat po ng mga na-interview natin. Kila Rix, kila Faye, kila Donny, kila Sandra, kila Alan, and then kila Kaloy. Thank you very much. At sa lahat po ng mga subscribers natin dyan, maraming salamat po. Kung hindi ka pa subscriber, paki-subscribe na rin po ng channel na to at paki-like ng video po, paki-ring na lang ng notification bell dyan para naman updated po kayo sa mga paparating na video. Maawa na po kayo, tulungan nyo naman ako. At syempre, kung maabot ka na sa puntong ito na nagpapaalam na tayo halos, maraming salamat. Yan. At sana po, nag-enjoy kayo sa video natin na to. Kasi ako nag-enjoy ako sa inyo sa pag-share. Yan. Iba't iba naman ang, ano, di ba, ang klase ng usapan. May usapang babae, may usapang pag-ibig, may usapang trabaho. Pero sa ngayon, sana nag-enjoy kayo sa usapang sapatos. Ito po si Big Boy Bato. Hanggang sa muli, paalam!